Shout out tayong mga idol sa lahat ng mga solid na supporter natin at patuloy na nagmamahal sa ating channel, sa laging nagko-comment sa ating mga upload. Bago tayong magsimula sa ating kwento, sa mga bago dyan, huwag nyo namang kalimutan na mag-subscribe, i-likes at i-hit ang notification bell button para magiging updated kayo sa ating mga bagong upload. Shout out sa lahat ng mga security guards ng buong Pilipinas, sa mga blind community at lalo na sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Pakisupport na din ang channel ng aking kapatid, ang Platandaan. Simula na po natin ang ating kwento. Nawala bigla ang isa sa mga ito. Kaya sabi ni Tatay Mac, "Abner, mukhang tumakas ang isa sa kanila o maaaring nagtatago lamang sa paligid at may taglay na malakas na agimat. Mag-iingat tayo." At pinagtataga ni Tatay Mac ang mga kalaban habang itong si Abner nag-uusal agad ito ng orasyon na pampalinaw para mahagilap niya ang isa sa mga pintados. Nakaasinta na din ang kanyang pana sa dalawang natitira. Nang bitiwan ito ni Abner, sumagirit agad ang mga ito papunta sa kanilang mga kalaban. Ngunit nasangga ito lamang ng isang kamay ng pintados. Nalaglag sa lupa ang dalawang palaso. Nang umatake naman itong si Tatay Mac, nakailag ang dalawa at nang gumanti ang mga ito ng mga pagtagpas, tinamaan sa may braso itong si Tatay Mac na naging dahilan para mapaatras at mapasandal doon sa isang puno ng kahoy. Sinamantala na ito ng dalawang pintados. Sabay nilang inatake si Tatay Mac. Ngunit nang mapatalikod ang mga ito, ang mga nalaglag na mga palaso, biglang gumalaw ang mga ito matapos na magsambit ng ilang banyagang salita itong si Abner. Gumalaw ang mga palaso at parang may buhay na sumagirit ang mga ito papunta doon sa dalawang pintados. Tumama ang dalawang palaso sa likod ng isang kalaban. Kaya bumulagta ito sa lupa at namimilipit sa sakit. Biglang nawala din itong si Tatay Mac sa kinatatayuan ito at sumulpot ito sa likurang bahagi ng mga pintados. Tinagpas ni Tatay Mac ang liig noong isa. Ngunit nasangga pa ito noong una at ikalawang pag-atake. Ngunit sa sumunod na ginawang pag-atake ni Tatay Mac, tinamaan sa ulo ang namumuno sa grupo ng mga pintados at sinundan pa ito ng ilang pagtaga sa iba't ibang parte ng katawan hanggang sa bumulagta na ang mga ito at tuluyang napatay nila. Sabi ni Abner, "Tatay Mac, nawala na ang presensya nung isang kalaban. Maaaring nakagawa na ito ng paraan para makatakas. Ano sa tingin mo?" "Oo, Abner. Maaaring pinatakas nila ito. Ano ang gagawin natin sa mga katawan na nagkalat dito sa kakahuyan? Iwan na lang muna natin ang mga ito dito sa kakahuyan." Pero napatitig itong si Abner doon sa isa sa mga nakabulagta sa lupa nang mapalis ng kaunti ang suot nitong maskara. Parang pamilyar sa kanya ang mga tato na nakaukit sa liig nito. Kaya mabilis nang lumapit itong si Abner at hinubad ang suot na maskara ng kalaban at bumungad sa kanila ang mga tato sa noo at liig na tulad ng mga tato ng bayan ng Riverside.
kaya nagkatinginan ang dalawa. Totoo kaya ang sinasabi noong matanda na napagtanungan nila dalawang araw na ang lumipas na ang bayan ng Riverside ang may pakana ng lahat ng kaguluhan sa kanilang lugar. Sabi nitong si Tatay Mac, kailangan na malaman ito ni Apo Manuel Abner. Tara, dalhin natin ang dalawa sa mga bangkay doon sa ating kuta. At pagkatapos, mabilis nang umalis ang dalawa doon sa lugar. Tangan-tangan ang dalawang bangkay ng mga pintados. Pagdating ng mga ito doon, sinabi nila ito agad sa kanilang mga kasamahan. Kaya inutusan ni Supremo sina Leo at Coco na puntahan ang bahay ni Apo Manuel para sabihin ito ang mga natuklasan nila. Umalis agad ang dalawa at makalipas pa ang dalawang oras, nakabalik na itong si Leo kasama sina Apo Manuel at ang mga tauhan nito para makita nito ng personal ang mga katawan ng mga napatay nila ni Abner at Tatay Mac. Ngunit hindi nila kasama sa pagbalik itong si Coco. Sabi ni Leo na nagpaalam daw ito na makauwi muna sa kanila doon sa bukirin ng Apuro. Nang makita ni Apo Manuel ang dalawang bangkay, nangangalit ang mga panga nito dahil sa sobrang galit. Alam niyang galing ang mga ito sa bayan ng Riverside. Ang plano niya ngayon, kausapin ang mga namumuno sa kabilang mga bayan, lalo na ang mga bayan na inatake ng grupo ng mga pintados. Kailangan na nilang mag-iingat ngayon sa kanilang mga hakbang at kilos. Nagpaalam na ang pinuno ng bayan ng Apuro kay Supremo at sa mga kasama nito. Ngunit itong si Tatay Mac na galing sa labas ng mga kubo, bigla itong pumasok sa loob kung saan nag-uusap sina Apo Manuel. Humahangos pa nga ito at ibinalita na may mga nilalang ang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Apo Manuel, mayroong mga kalaban ang nasa paligid. Nang marinig ito ni Abner, mabilis itong tumalon papunta sa itaas ng batuhan at doon sa itaas ng mga punong kahoy. Sinipat-sipat niya ang buong paligid at inaamoy-amoy ang simoy ng hangin. Pagkatapos, napagtanto nitong sa Abner na totoo nga ang mga sinasabi ni Tatay Mac. May mga kalaban ang nasa paligid. Muling bumalik itong sa Abner sa loob ng kubo at sinabi kay Supremo na totoo ngang may mga paparating na mga kalaban. Nagtataka itong si Apo Manuel dahil sila lamang ang may alam sa lugar na ito maliban sa kanyang mga pinagkakatiwalaan na mga tauhan. Paano ito natuntun ng mga pintados? Lumabas na sila ng kubo at humanda. Sabi ni Apo Manuel na kailangan muna nilang tumakas dahil mas importanteng makausap nila agad ang kabilang bayan at ipaalam nito na ang mga pintados na namimisti sa kanilang lugar ay galing pala sa bayan ng Riverside. Mabilis na iniligpit nila lahat ng mga kagamitan at mga importanteng mga bagay. At pagkatapos, umalis agad sila doon sa mga kubo, padaan doon sa lihim na lagusan sa likod ng mga batuhan doon sa pangpang. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, nang papalabas na sila, agad na naramdaman nila na may mga kalaban doon sa labasan at maaaring nakaabang na ang mga ito sa kanila. Huminto sa paglalakad itong si Apo Manuel. Mukhang napapalibutan na tayo, Supremo, Tatay Mac, Abner.
kailangan natin na makagawa ng paraan. Sagot naman ni Supremo, maaaring may mga nakabang sa atin, Apo Manuel, pero karamihan sa ating mga kalaban nasa harap ng ating mga kubo. Siguro may iilan ang nagbabantay lamang dito sa likod ng mga batuhan. Kami na ang bahala sa mga ito, Apo Manuel. Pagkalipas ng 5 minuto, lumabas na kayo agad at bilisan ninyo ang inyong pag-usad para makaalis kayo agad dito sa gubat. Kami na ang bahalang humarang sa mga kalaban. At pagkatapos, lumingon itong si Supremo kay Leo. Leo, ikaw na ang bahala sa mga kabayo natin na nakatago doon sa kakahuyan na nasa kabilang bahagi ng ilog. Iligpit muna namin ni Abner at Tatay Mac ang mga kalaban na nasa labas. Matapos na makapag-usap ang mga ito, umusad agad ang grupo nila ni Apo Manuel patungo sa bunganga ng lagusan at naghihintay ng 5 minuto. Kasama ni Apo Manuel ang 6 nitong mga tauhan. Habang sina Abner, Tatay Mac at Supremo, mabilis nang umibis ang mga ito palabas sa ibang lagusan ng lugar. Ganon din ang ginawa ni Leo para mabilis na makalabas at mapuntahan ito ang pinagtataguan ng kanilang mga kabayo. Makalipas lamang ang 2 minuto nang makalabas na sina Tatay Mac, Abner at Supremo doon sa isa pang lagusan, agad na naramdaman nila ang pwersa ng grupo ng mga pintados na nag-aabang sa kanila sa labasan. At ang ilan, nakita na nila ang pinagtataguan ng mga ito. Mabilis na sabay na nag-uusal ang 3 ng mga pampalinaw na mga orasyon. Matapos ang kanilang ginagawa, klaro na at kitang-kita nila kung nasaan ang pwesto ng kanilang mga kalaban. Sabi uli ni Supremo, 10 lahat ang mga kalaban natin, Abner, Tatay Mac. Ako na ang bahala sa 3 na nasa gilid ng batuhan. Ikaw naman, Abner, ang bahala sa 4 na nasa itaas ng mga punong kahoy. At ikaw, Tatay Mac, ang bahala sa mga nakatago sa batuhan. Gagawin natin agad ang pagliligpit sa mga ito sa mas mabilisan na paraan. Nang maikarga na nila ang mga taglay na agimat at mga orasyon, sabay nang umibis ang mga ito papasugod doon sa mga kalaban. Mabilis na tumakbo sa batuhan itong si Supremo, hawak ang 2 baril sa magkabilang kamay papunta sa gilid ng batuhan. Itong si Tatay Mac, tumakbo na din ito doon sa mga batuhan paikot sa mga puno ng kahoy. At itong si Abner, mabilis na din itong tumalon sa itaas ng mga punong kahoy. Sabay-sabay ang 3 sa ginawang pag-atake sa mga nakatagong pintados.